At siya po itong mga kasama po naman natin, si Ginoong Kenneth Montegrande, tagapagsalita po ng National Parks Development Committee. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon, Jiggy, at sa lahat ng mga nakikinig, nanonood sa kanilang mga bahay. At sa ngayon, ano po ba yung iba pang mga programa para dito sa pagdiriwang natin ng Independence Day dito sa Rizal Park? GK, basically kanina yung mga iba't ibang programa, gaya nga meron tayong job fair, meron tayong diskwento caravan, meron tayong mga ilang exhibit dito na ginawa sa loob ng Rizal Park. Ngayon naman inaabangan natin ilang minuto na lang at magsisimula na yung concert na inihanda natin para sa public. Basically itong concert na to tatampukan ng mga bagong banda, mga bagong singer dito sa bansa na kung saan i-entertainin yung ating mga kababayan na patuloy na pumupunta dito sa Rizal Park. And at the same time yung ating light and sound kung saan yung eksaktong lugar kung saan binarel ang ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal ay libre rin yan na pinapapasukan natin simula kaninang alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ngayong gabi. So tuloy-tuloy yan, and of course yung ating mga attractions dito, nandiyan dyan naman yan, ang ating mga gated gardens, Chinese garden, Japanese gardens, at ang ating musical dancing fountain, nandiyan dyan yan para magsilbing attraction at magsilbing ma-entertain ang ating mga kababayan. Kumusta naman po yung seguridad at meron ba kayo estimate kung gaano karami yung dumagsa dito, yung parks? Okay. Actually ang estimated number ng ating security foot traffic so lumalaro ito sa hindi bababa, minimum of 50,000 at pataas yan. So mamaya yan kapag tinotal na yan, tataas pa yan, ina-expect natin yan, aabot na mula 100 hanggang 200,000 na katao. Foot traffic naman itong pinag-uusapan natin. And then yung in terms of doon naman sa kalinisan, tayo natutuwa naman at yung pakiusap natin sa ating mga kababayan, medyo umepekto naman yung araw nito. Yung ating mga lugar dito sa particular dito sa elevated area natin or sa Burnham Green ay hindi ganoon karami yung basura na hinahakot ng ating mga empleyado ng NPDC. Ito ay dahil na rin siguro doon sa panawagan natin sa tulong ng media na panawagan natin na tulungan ang management ng NPDC na i-observe or i-maintain yung kalinisan dito sa Rizal Park. Kung hindi man makapagdala ng kanilang mga supot, ay itapon sa tamang basurahan yung kanilang mga basura. In terms naman doon sa security namin, zero crime naman tayo ngayong araw na ito according sa report ng ating security at ng kapulisan natin. Ito ay dahil na rin doon sa patuloy na pagbabantay ng ating mga security personnel, mga kapulisan, ang MMDA na dyan din, at of course ang ating mga CCTV cameras all over the place dito sa loob at labas ng Rizal Park. Talagang active yan 24/7 upang bantayan ng ating mga kababayan na pumupunta dito para upang i-celebrate ang araw ng kalayaan. At panguling salita po, doon sa mga nanonood ngayon na pupunta pa lang, anong nais yung ipaalala sa kanila? Ayun, katulad ng sinabi ko kanina, of course, yung pakiusap namin, yung mga pupunta dito, mas ang NPDC at ang kapulisan ay nagbabantay sa atin, pero wala nang gaganda pa kung tayo mismo, sarili natin, iingatan natin ang ating mga sariling gamit, iingatan natin, lalo especially yung may mga dalang bata, kung maaari, lagyan nila ng pangalan, name tag, doon sa bulsa. Sa kanila. Oo, at alam mo, ang bata ay konting kibot mawawaglit yan sa paningin ng kanilang mga magulang. So, importante na ingatan nila yan, at tayo naman, meron naman tayong outpost dito ng mga kapulisan, ng ating na security kung saan pwede silang pumunta upang mabigyan ng assistance ng ating mga personnel dito sa Rizal Park. At i-enjoy nila ang concert dito, enjoy nila yung attraction at kalayaan, i-enjoy nila ang ating parke, pero naway tayo naman ay sumunod doon sa mga regulasyon na itinakda ng ating ahensya. Maraming salamat, sir. Maraming salamat. Sige, Ginoong Kenneth Montegrande, tagapagsalita po ng National Parks Development Committee.